16 ng Abril, Huwebes, sa Oktaba ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isinalaysay ng 2 alagad ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus sa pagpipiraso ng tinapay. Habang pinag-uusapan nila ang mga ito, tumayo siya mismo sa gitna nila at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Sumain niyo ang kapayapaan." Nagulat nga sila at natakot at akala'y nakakakita sila ng kung anong espiritu. Ngunit sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo naliligalig at pumapasok ang alinlangan sa inyong isipan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga siya. Hipuin ninyo ako at unawain ninyo na walang laman at mga buto ang isang espiritu at nakikita ninyo na meron ako." Matapos masabi ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Hindi sila makapaniwala sa labis na galak at nagtataka pa rin kaya sinabi niya sa kanila, "May makakain ba kayo rito?" At binigyan nila siya ng isang pirasong inihaw na isda at pulot pukyutan. Kinuha niya iyon at kumain sa harap nila. Sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo ang mga ito nang kasama ninyo ako. Kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa batas ni Moises, mga propeta at mga salmo." At binuksan niya ang kanilang isipan para maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya, "Ganito ang nasusulat. Kailangang magdusa ang Mesiyas at pagkamatay niya'y buhayin sa 3rd araw. Sa ngalan niya, ipahahayag sa lahat ng bansa ang pagsisisi at ang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa Jerusalem kayo magsisimula. Kayo ang magiging mga saksi sa mga ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga siya. Hindi mapaghihiwalay ang pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoong Hesukristo at ang kanyang muling pagkabuhay. Taglay pa rin ang maluwalhating Panginoon. Sa kanyang muling pagkabuhay, ang mga marka sa kanyang mga kamay at paang pinaglagusan ng mga pako. Sa Ebanghelyo, ang kanyang mga kamay at mga paa ang ipinakita niya sa kanyang mga alagad na nag-aalinlangan dahil ang akala nila'y nakakita sila ng kung anong espiritu. Ipinaliwanag pa ni Jesus na walang laman at mga buto ang espiritu. Nais niyang mabatid nila na mayroon siyang laman at mga buto. Nais pa rin ng Panginoon na maramdaman ng kanyang mga alagad ang init ng kanyang pagmamahal. Ipinauunawa sa Ebanghelyo na ang katawang inialay ni Jesus ay bahagi pa rin ng kanyang muling nabuhay na katawan na handa ring ibahagi ang kaluwalhatian sa kanyang mga tagasunod. Magkaugnay ang katawang napako sa krus at ang muling nabuhay na maluwalhating katawan. Kung kaya hinahamon ang mga alagad na mag-alay rin ang kanilang buhay upang makabahagi rin sila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi nga siya kung anong espiritu lamang. Siya ang Panginoong Jesus na laging nais makiugnay sa atin sa diwa ng pagmamahal at pag-aalay ng sarili. Pagsasagawa, nais mo bang makabahagi sa kaluwalhatian ng Panginoong muling nabuhay? Handa ka bang mag-alay rin ng iyong sarili sa diwa ng pagmamahal? Kumusta ang iyong ugnayan sa iyong kapwa?